Welcome back to mga sir, this is Alex, back again with another video. So in this video po is panatitesting na naman tayo ng panibagong speakers na pinadala sa akin. So ito po sila, yung compression driver. So sana, ano itong makayanan ng lameta natin? Oh, kaya naman, bilit kasi ito eh. Salamat again sa ASN Enterprise sa pagpadala nito, especially kay Boss Ron Cruz. Salamat sa tiwala, and pinareview sa akin to. Gusto niya rin ipademo sa akin to na ano, nasa box ko. Kasi mag-upgrade rin kasi ako ng ano eh, ng subs ko. Papalitan ko yung GS157 ng ganito, yung 1000 watts kasi bitin yung 157, and then yung paper phone siya. And hindi mo mahirit ng todo kasi parang mauwasak yung phone sa mga bandpass boxes. Ayan yung ano ko, yung kaya hindi ko mahihirit ng todo yung 157. Kaya ito, timing na pinadala na, pinatesting sa akin to, and gusto ko siyang palitan sa box ko. So in this video is magbibigay ako ng initial impressions at konting review sa specs niya. By the way, ano po ito, this is a 15-inch 1000 watts program power. So two pieces po ito, pares po ito na ilalagay natin sa subs. So wag na natin patagalin ito, excited na ako ilagay sa box na. So yung maliit na box na to, this is a compression driver na 2 pieces. Pero siguro mag-i-initial review lang tayo, and hindi pa natin ito masasoundcheck kasi wala pa akong maganda-gandang mid-high. Nagpapagawa pa ako ng ano, ng box na pang mid-high. Kaya siguro natin ito nang hindi natin siya masasoundcheck na mabuti. Pero i-unbox po natin siya, huwag kayong magagalit. So first impression, may ano po siya, may pagkahawig po siya sa Live Pro 15. Sa design niya po, and yung parang ano niya, yung parang lookalike talaga siya ng ano, ng Live Pro 15. So napapansin niyo naman, di ba? Dual magnet, basket. Pero sa Kona, iba yung treatment na ginagamit nila sa Kona. Sa Live Pro kasi parang resin. Ito yung parang ibang ginamit nila sa kanilang pag-treatment ng Kona. Dito ano, para ayan, hindi masyadong ano. Pero okay naman 'no, matigas yung pagkaka-treat nila. Pero sa iba kasi sa Live Pro eh, parang may resin or anong klaseng epoxy yung ginamit nila na clear epoxy. So again, this is a 1000 watts program power at 8 ohms. Yung nominal niya po is around 600 watts po. This is a 15 inch with a 4 inch voice coil. Outer lang po, hindi po to ano, ang in-out yung voice coil niya. And iba yung vent nito. Malaki yung butas ng, or yung honeycomb yung ventilation ng voice coil. Medyo pasukin siya ng alikabok. Pero yung mga malaking debris siguro hindi naman siguro pumapasok dito. Pero mas maganda siya sa vent, sa ano, sa cooling nito sa voice coil niya. So this is a dual magnet and then push down na terminals. Mas maganda to, mas matibay and mas secure yung wires niya. Dika siguro to. Lookalike yan sa basket ng mga Moses, mga Broadway, Live. To yung ginagamit nila na design ng basket kasi mas matibay to. Hindi yung parang grills niya. Tingnan natin kung na-expose yung voice coil. Hindi po. Wala siyang ventilation sa voice coil. Dito na siguro yung isa yung ventilation. Ito, maganda yung or yung ibang treatment yung ginamit nila. No, hindi masyadong over the top yung treatment. Okay lang. Parang malinis naman siya tignan. And surround niya kung treated rin. Treated rin yung surround niya. And then, sa kanyang spider, hope na matibay ito. Magandang klase yung spider niya. And then, sa adhesive, okay naman yung mga adhesive na ginagamit nila dito. So for the weight, mga around ano po siya, 17 kilos. So mabigat po siya. Mabigat po, hindi kaya ng isang kamay or talagang may na lang yung kamay ko. So for the specs, sensitivity 96 dB. Very efficient po siya. Maganda yung kanyang sensitivity. Kaya konting pito ng volume, lalakas na po siya. At sa chart niya, yung SPL niya is po yung maganda yung frequency niya, around 100 Hz to 200 Hz. So ito yung peak frequency niya. Maganda po siya sa ano, sa for example mga mid bass. Kaya ito yung ginagamit sa mga battle eh, yung mga paupas. Masakit yung mid bass nito. So meron po itong variant na 12, 15 and 18. 15 inch lang yung ano ko, yung pinili ko kasi swak na swak sa subs natin. And then yung ano pala, yung compression driver. This is a 400 watts max thread type. Yung mga horn na pwedeng gamitin dito. Meron silang version ng ano, ng 600 watts. Pero ano ata, bolt type yung kailangan mo ng adapter. So ito lang yung ano ko, yung pinadala na sa akin. So okay na rin to. Pero po hindi ko pa to sa sound check kasi wala pa akong magandang mid-high na gagamitin. Hindi, pangit naman diyan kasi
yung resonance niya is plastic molded. Iba talaga yung ano eh, yung kung metal or yung ano, yung horn talaga na metal yung paglagyan nito. For kasi baka ano, baka next month is magpapagawa ako ng midi na gagamitin ito. So expect natin dyan na gagamitin natin to. Pero for now, hindi pa siguro to natin nasa soundcheck. So ayan yung ating first impression and konting review ng specs niya. So ngayon, ilalagay na natin siya and itetesting natin sa setup natin. Full 1000 watt or ano lang muna, dalawang ito lang muna yung itetesting natin. So abangan nyo yung mga sira. So ito ngayon, oh, na biglang sumipat si Hitrix. Ewan ko ba kung bakit ECQ nandito sa, oh. Bilib talaga kung saan butas to dumaan to. Siyempre, barangay road. Barangay road. Asa, ano, Lakayon. Lakayon lang. So ngayon, isa, ano po na namin. Palitan na po namin yung, ano, yung J27. Ito yung aming ipapalit, oh. Yung Titan Audio na B15 rin. So sa tingin mo, mas malakas to sa live or tatry pa natin? Try na natin, i-compare natin. Pero sa, okay naman, kasi same naman box mo, same naman yung measurement. So, papakinggan natin mamaya. So, konting difference na lang. Bilis nga ko eh, makapal yung magnet niya. Kung so, tingin ko, mas makapal yung magnet na compared to sa Live Pro. Measure natin mamaya, kung mas malaki talaga yung, kung malaki yung magnet nito kayo sa live. Kasha naman? Kasha. Ayan o, nang swak na swak sa. Kinaduga yun, mag-a? Wala pa na kakilis ko, alam mo? Ramuan ng angin na. Ah, malaki ng angin. Atak siya ito. Sa kay boss mo. Ito kay boss. Sponsor casting. Napurga ako siya. Hindi buksan. Pwede ng live eh. Kung buksan ito kung kumpirta. So, compare natin yung Titan sa Live Pro. Titan gel. Sa sa magnet. Ayun, no? May malaki yung diferensya ng magnet nyo. So, ito yung Allen screw, ah. Ito yung Allen screw. So, i-compare natin. So, halos maabot na siya dito. Yan, ah. Tinandaan ko yan, ah. Walang ano. Lito. Lito ng ano. Mga 1 cm siguro. Malit yung ang, magnet ng ano, ng Live Pro. Yan, no? Yung Live Pro. So, ito mas malaki ito. Malaki yung magnet. Ah, 1 inch or 1.5 inches at ito, oh. Ang laki. So yung lalim siguro ng coil, mas malalim siguro ito ng konti kasi mas malaki yung magnet. Eh. Sa ang pula mo ng blue? Ang blue ng wire. Ano ang positive? Islam na sunod. So ayan yung isang comparison niya. Maliit yung magnet ng live, mas malaki yung sa Titan. Baka ma-demonetize tayo sa Titan gel na yan. Eh. Sa treatment pa, iba yung ginamit nila na ano siguro nito. Parang yung pang-treat nila, no? Ibang. Yung cone pa din, yung cone, iba din. Iba rin. Ito parang rough yung ano nyo. Ito yung. Ayan. Para sa mga button speakers talaga na ano, cone. Ito, pang, parang smooth lang siya. Almost set up na kami. So, yung unay namin testing, yung sa baba, yung dalawang Titan. Mamaya na kami mag-full setup. Testing muna natin yung Titan. And then, itesting rin natin ng live kung ano yung pinagkaiba niya sa tunog. So, ngayon, ano na po yan?
Tetesting namin yung Titan Audio na. Sa baba. Yung dalawang sa baba. Testing sa live eh. Hindi ka lang papadyan na? Oo. Kasi hindi na ano na. So ngayon yung live naman sa taas. Ilipat mo sa baba ang dalawa. Yan. Yung sa baba naman yan. Bugat siya sa dalawa. Bugat ako gawa magnet niya mo. So, full range na tayo. Full range na. So ngayon, apat na subs na yan. Na nasa auxiliary setup. Auxiliary subs. So ito, yung aux 3. Sunog na yun. Pero may naamoy kami ng konti. Siguro, ng speaker stretching. Stretching lang yung speaker, kaya may amoy ng konti. Pero wala akong sunog, ha. Amoy lang ng konti. Nag-alok speak on niya? Alok lang. Awa pa, Beko. Ano naman? Kaya na. Siguro, para sa iyo, ano yung masasabi mo sa bagong speakers na Titan Audio? Sana ako sponsor. Pero yung Titan Audio is nakita ko mas malaki siya compare sa sa Live Pro 15. Yung Live Pro 15, same basket lang, pero yung speakers niya is parang 3/4 lang yung per magnet ata ng Live Pro 15. So yung Titan Audio is mas malaki. So, di naman sa sponsor, pero mas pabor ako sa Titan Audio. No, parang sa akin nila iba yun kasi yung yung sipa niya ngayon eh. Or naman na bago lang kami siguro. Malalaman na rin natin 'yan sa mga susunod pa mga araw kasi siguro na bago lang kami sa tunog kaya nagandahan kami. Hindi po to bias ha. Lang po talaga nang nanibago lang kami sa tunog. Sana idiot so. So ayan mga sir, thank you. Then see you in the next video. Vlog.